Magandang umaga o gabi sa mga taong, mga kapatid na dumadalo sa simbang gabi at saka misang de aguinaldo. Meron kaming inihandang maikling presentasyon tungkol sa sulat ni Papa Francisco na tinatawag na Laudato Si' o Purihin Siya tungkol sa care for our common home o pangalaga sa ating tahanan. Ang tawag sa ganyang klaseng sulat ay encyclical o circular galing sa taas na may paglilinaw sa pagtingin at pagtataya ng ating simbahan sa isang kalagayan na nagaganap sa ating panahon at sa ating paligid. May iba't ibang klaseng encyclical, mayroon tungkol sa moralidad at mayroon din na tinatawag ang social encyclical tungkol sa mga bagay panglipunan. Yon, unang encyclical ay noong 1891, Rerum Novarum, sulat ni Pope Leo XIII. Ito ay tungkol sa kalagay ng mga manggagawa sa industriya na medyo ang pagtingin ay napabayaan sila ng ating simbahan at nakakaakit sa pananaw ng mga Marxista at iba pang mga militanteng grupo na laban sa simbahan sa panahon na iyon. Yung ibang mga social encyclical ay Pacem in Terris, 1960, sulat ni Pope John XXIII, Kapayapaan sa Daigdig, tungkol sa nuclear warfare at saka yung bagong likhang weapons ng self-destruction. Yung ibang mahalagang social encyclical ay Populorum Progressio o yung pag-uunlad ng mga bansa. Noong 1968, sulat ni Pope Paul VI. Ito ang tungkol sa tamang paraan ng pagbabago ng isang bansa tulad ng Pilipinas. So yan ang mga social encyclical na. So siguro ang pinakamahalaga ng lahat ay ang Laudato Si' na inilabas noong 2015 galing kay Pope Francis. Ito ang pinakamahalagan sapagkat ang paksa ay ang kasalukuyang kalagayan ng ating planeta na humaharap sa napakalalim na problema ng pagwawasak. Kung tutuloy ang kasalukuyang takbo ng ating ginagawa, wala tayong kinabukasan. Ayon sa mga agham na ngayon ay sumisigaw sa ating gising na bago nangyari. Kaya lahat ay inanyayahan na pakinggan ng mga maiksing panayam habang hinihintay para sa misa sa umaga o gabi. Ngayon, ang unang presentation natin ay isang summary, pangbata ng buong sulat. Panoorin natin. Isang sulat mula kay Papa Francisco sa pangangalaga ng ating pangkalahatang tahanan. Si Papa Francisco ay gumawa ng isang sulat para sa lahat. Nanghihikayat sa atin na pangalagaan ang mundo, ang ating pangkalahatang tahanan. Sa sulat ay sinasabi niya, ang mundo ay handog ng Diyos sa atin. Ito ay puno ng kagandahan at hiwaga. At ito ay para sa lahat. Ngunit nakikita natin ngayon na ito ay lubos na sinasaktan at inaabuso. Napakabilis ng ating pag-unlad nang hindi natin inaasahan. At tinatrato natin ang mundo na para bang walang pagkaubos ang mga likasyaman nito. Sobra-sobrang kinuha nating bahagi kaysa sa karamihan ng tao sa daigdig, gayon din sa mga darating na henerasyon. Pinutol natin ang mga likas nitong kagubatan.
Dinumihan ang tubig, lupain at ang hangin. Ang mundo, ang ating tahanan, ay nagmimistula ng bundok ng basura. Patuloy ang ating paggamit ng mga nakakalasong fossil fuel na nagpapadali sa pagbabago ng klima. Ang pagbabago ng klima ay isa sa mga napakalaking hamon na kinakaharap natin ngayon. Lahat tayo ay naaapektuhan ng pagbabago nito, subalit yung mga mahihirap ang higit na nagdurusa. At sa kabila ng mga problemang ito, parang hindi pa rin tayo naghihinay-hinay sa pamimili at pagtatapon. Nag-iiwan ng basura at pagkasira. Hindi tayo pwede magpatuloy ng ganito. Kaya nating magbago at kaya nating gumawa ng bagong simula. Ang sangkatauhan ay kailangang magkaisa sa pangangalaga ng mundo upang tayo ay makapagtanim ng kagandahan at hindi ng pagkalaso at pagkasira. Kaya mahalin natin ang mundo at ang ating kapwa-tao sa pamamagitan ng pamumuhay na nagkakasundo at pangangalaga sa kalikasan. Pwede ka bang gumawa ng mga simpleng hakbang sa pangangalaga ng mundo? Tulad ng pagpatay ng ilaw? Pagtipid sa paggamit sa tubig? At sa pag-recycle? Pwede ka bang mamuhay ng simple? Bawasan ang pamimili at pagtatapon ng mga bagay para hindi tayo sumobra sa pagkuha ng nararapat sa atin? Hindi na makapag-aantay ang mundo. Kaya umpisa na natin ngayon. Gawin mo ang iyong parte sa pagprotekta ng ating pangkalahatang tahanan. Laudato Si, isang sulat mula kay Papa Francisco sa pangangalaga ng ating pangkalahatang tahanan.